Heyo guys! Once again, this is Coach Chanel, and we are here on Sunday's Cheesecake with the owner of the shop, Chef Bobby Trinidad. Hello! So we're going to talk first! Thank you for the opportunity, and welcome to Sunday's Cheesecake! Yun! So, alam niyo ba, itong Sunday's Cheesecake is full of sweets? Tama ba, Chef? Hindi naman ganun ka-sweet. Maraming products. And hindi naman po kasi namin, pastry is matamis na. Totoo. Right. Di lahat ng pastry is matamis. Tama. So now, meron akong inihandang mga questions para kay Chef. And syempre, para malaman natin kung paano ba nag-build ang isang business and kung ano ang nakapaloob sa isang pastry shop. Okay, Chef? Ready ka na ba? Okay na. This is a question and answer for her. Okay? So now, first question. Kailangan mag-start sa pastry industry. Ay, bakit pastry? Sige, Chef. Okay. Nag-start ako in 2011 when I graduated from college. I graduated college to 2010. And then after college, I went straight to culinary school. So when I was in culinary school, so marami kaming subjects like Western cuisine, pastries, and then other types of cuisines like Asian, ganyan. Pero nag-focus talaga ako sa pastries kasi mahilig akong gumawa ng mga artistic na stuff. So mahilig ako sa mga nakulay na stuff, mga ganyan. Mahilig ako sa arts. So with pastry, I believe parang mas ma-express ko yung pagka-artistic ko. So, yun. I chose pastry. Wow! So, yun nga. Na-elaborate naman ni Chef. So, super artistic pala talaga siya. Yung super. Kaya talaga nabuo yung itong pastry shop. So, next question tayo. Siyempre, paano ka nag-start sa business nito? Itong Sunday's Cheesecake, bakit ko nabuo? Actually, hindi Sunday's Cheesecake yung first pastry shop namin. So, ang first ever shop ko was in a food bazaar way back like 2011 or 2012. Oh, matagal na pala. Oh, doon ako nag-start sa food bazaar and then I was selling crepes. Hindi siya actually pastry shop na ganito, na cakes, ganyan. Crepes. Ano yung crepes talaga? Just like... It's like a French pastry na parang... hotcake siya, parang pancake siya, okay. Pero it's flat. So, doon ako nag-start. I started selling crepes sa bazaar. And then, eventually, nag-grow yung business. So, nagkaroon ako ng 3 branches. And then, ayun, nag-expand na siya. And then, dumating sa point na yung clients ko, hinahanap na ibang pastries. Like, do you have other things aside from crepes? Until, doon na nag-start na mag- Okay, mag-ano tayo, mag-dag-dag tayo ng products. Okay, understand naman. So at least, diba, kapag hindi ka lang nakapokus mo sa isa, at least, mas nag-improve ka pa. Lalo na ngayon, it's 2021, right? Yeah. So mas marami kang na-explore, right? So, as far as I know, this is my next question actually. So, as far as I know, hindi ka dito nag-study. Gusto kong matutunan kung ano bang meron dito sa loob na to. Eh, nakita ko dun sa kanya, she study on Australia, right? Oo. So, kailan yun? I flew to Australia in 2016. I was holding a student visa then. So, that time, I took advanced patisserie, certificate for patisserie in Australia. And then, wow! Yeah, and then doon ako na explore ng opportunities as a real pastry chef, like a certified pastry chef. Oh, grabe! May galing pala ng chef talaga. Palakpakan natin. Hindi naman. So, grabe! So, diba, tapos nakikita natin kung ano yung pagkandahan ng isang pastry shop at talagang licensed chef. Or sabi natin talagang nag-aral siya as a chef. Sa, lalo na, nasa ibang bansa, itong Pinay pa. Pinay na Pinay. Oo. Kapag nag-study lang siya dun sa ibang bansa, pero dinala niya pa rin dito sa Pilipinas. Para makatulong sa ating mga Pilipino. So, syempre, matikman din natin kung anong kusina meron doon. Right? Tama ba? So, yun, napakatingin po lang ako, chef, kasi alam mo yun, sa ganitong panahon, may natutunan ako kahit pa paano.
And as ako, syempre, hindi lang naman ako nakatuto sa coaching. Syempre, para din naman sa sarili ko and kahit may mga pastry shop, syempre may mga tanong yan na nasa isip ko or kahit sino naman, di ba, na gusto mong alamin. Hey, ang ganda ng ano, gusto ko rin mag-start ng business. And this is my question. Paano ba mag-start ng business? Paano mo start yung business? Actually, it depends kung anong business yung gagawin mo. Like, for example, online business. You can start online, lalo ngayon, pandemic, di ba? Everything is online. Pero, well, when we started Sundays, it wasn't supposed to be online talaga. It's meant to be like a real shop like this. So, pero kasi may shop na eh. Oo, may shop na. Kaya lang naabutan ng pandemic. So, yun lang talaga. So, ang dami na apektuhan talaga eh. Marami na apektuhan. Pero when you start a business, you have to think about a lot of things. Like first, the capital. Next, kung sino yung mga tao, isasama mo sa team, of course. And then, your overhead. Yeah. And then, your products, yung products na i-offer mo sa clients mo. And then, aside from that, your suppliers. And logistics, delivery, and you know, yun. Ito yun kasi talagang napakahirap eh. Lalo ako, syempre, kahit sa coaching naman or kahit yung sagilita eh. Ang hirap magsimula kung wala kang kapital. Number one, capital. Capital. And then, or syempre, kung sino yung tao yung nakapalipot sa'yo. Oo, totoo. Kasi hindi mo mabubuo eh. Hindi mo mabubuo ang isang bagay or isang business mo kung wala kang capital. And syempre, kung sino yung tao nakapalipot sa'yo at kung paano mo iraran yung isang shop or yung negosyo ng business na gusto mong gawin. Of course, hindi ka pwedeng mag-isa ka lang. Meron kang team. Meron kang marketing team, meron kang sales team, of course. And then in our case, so since it's a pastry shop, meron din kaming kitchen. So, may tao sa kitchen, may tao sa labas, may logistics. So, yeah. Hindi siya one-man team. Yeah. Totoo yun. Kasi actually, si Chef kasi, client ko to sa isa, sa gym somewhere. And then, ayun nga, nakita ko syempre nung paglago na tong Sunday's Cheesecake. Itong business na. It started online. Nag-start siya sa online. Tapos makita kita ko, sabi niya, Coach, i-share mo naman. Sige, no problem. Kasi ako, support ako kahit saan. Promise, I supported anyone, kung sino man yung may gusto. Lalo na kung gusto talaga, mas mag-believe, mas, pag-women is, hindi kong lumago sa sarili mo kung ano man yung, sa sarili mo or your passion. Yes. Just like, share. Tinan mo na palago na to. Hindi ka naman lalago na paangan kung wala kang supporters. Tama. Kaya kailangan, guys, sumuport ka. Kaya yung, syempre, yung mga kasama din natin, guys, kung sino man yung, for example, kung talagang kung ngayon kayo, you need to support your friend or kung sino man yan, like the family. Number one, family. Kailangan talaga kung passion nyo, kung saan yung family nyo, about kung paano nyo ma-start yung business, kung sino yung magiging tao sa inyo, kung sino yung tutulong sa inyo. Uh-oh. Tama? And dapat, dun pala, talaga number one pa rin talaga, hindi ko masa. Matagi natin sasabihin, the capital. And lalo na itong shop na to, hindi ito mabubuo kundi dahil din sa paghihirap ko siya. Kundi rin dahil sa ginagawa niyong work and as the passion. Right? So, next question tayo. Lagi naman ito yung mga struggle sa mga ganito. So, what are the challenges that you've encountered here? Actually, first challenge for us was the pandemic. Yeah. Oh, kasi naabutan kami ng pandemic. So yun yung first challenge for us. So parang it's something na we haven't experienced before. So from the previous businesses, wala kami alam kung paano yung first challenge. And then the next challenge was yung pagkuha ng mga paperworks during that time. Oo, naalala ko na. Kasi yung mga pagkuha ng mga licenses like mayor's permit, DIR, mga ganyan. It was very hard kasi hindi open lahat ng offices right now. So meron silang parang at this schedule close kami. So parang mag-hold yung papers mo. Ang tagal bago kami makapag-operate. So, with that, ang hirap kasi
Without the store operating, syempre yung capital mo, naubos. With paying the rent, paying the overhead, that's another challenge for us. So, naubos yung capital, and then walang sales na kumakasok. So, yun. There's another stream of income. Hindi dapat isa lang. Kasi like this, lalo pa naman ang pandemic. Kapag isa lang yung stream of income mo, parang ang hirap kapag napilay yun. So parang dapat there's another and super super thankful ako to dito sa Asia and dito sa nakapunta dahil na po sa business dahil na lang kahit pandemic at least okay na yung mga okay na okay na so now kasi now we can operate na kita mo nag-start tayo last year and lahat naman ng businesses is na-apektuhan ng pandemic sobrang hirap kahit ako naranasan po sa kutsa lang ang hirap gumawa din kahit last and ang hirap din gumawa ng paraan talagang kailangan maging ano kayo, manageable yung tao. Kailangan yung isip mo talagang huwag kang ano, huwag pa-affect sa isang problema. Kailangan gumawa ng paraan para syempre, mag-umuloy yung pangarap ko or just like this, itong shop ko. So, napakagandang tanong ito, napakagandang tanong yun, para malaman din ng ibang tao at yung mananood natin yung naranasan na isang business at kung ano ba nakaparoon sa isang business. So, hindi lang naman tayo dapat mag-connect lang sa isang bagay. Siyempre, kailangan marunong tayo mag-manage. Number one, kailangan tayo marunong mag-manage. Right? Tama ko siya. Siyempre, as far as I know, ang study kasi hindi lang nakapokus sa hindi ka lang nakapokus sa pag-aralan mo. For sure, sinashift naman, tatagal na panahon from 2011, right? Oh. From 2011 up to now, 2021, 10 years, marami na natutunan ang hindi lang isang bagay. For example, gagawa ka lang ng tinapay, tinapay lang ba? No, di ba? Baka naman, for the whole 10 years, sabi natin na 1 year lang, tinapay lang alam mo. Hindi, di ba? Ganun sa pag-aaral, guys. Diba? Ang pag-aaral talaga is hindi natatapos. Oo. Oh. Kaya sobrang ano, sobrang grateful ako dito sa shop na to nung nabuo. Ano, siya, as in, naging ano, naging open-minded ako sa mga bagay na hindi pwede ko alam, na pwede mong matutunan, diba? Katulad na sabi ko, is that, ang yung nalatapos. So, now, what can you advise for the beginners? Ayun, syempre, yung modus ko pang pumasok sa industry to build their business. Bake ako, the following day, bebenta ko, kailangan meron kang business plan. Solid business plan, that's important when building a business. And then second, you have to have a team. Yeah. It's not supposed to be a one-man team. You know? Right. Kailangan mo ng supportive staff, of course. Kailangan mo, of course, hindi naman lahat tayo meron agad staff. Hello. Like someone na masasabihan mo or mahihingan mo ng advice. Number one, ng advice. Like it's not bad naman na humingi ng advice from anyone. Like you have to be open, you know. Kasi kapag guide mo palagi kung ano yung alam mo yun lang yung gusto mong gawin. Yun, hindi ka lalago kagad. So dapat you have to be open with a lot of learnings. And the next thing is passion. So, passion is what drives you. And another thing I want to add is that you have to be brave in taking risk. Yeah, kasi ang negosyo, risk yan. So, it's either 50% fail, 50% success. Hindi siya 100% success again. So, marami kang failures sa pagdadaanan bago maging successful. So, yun. Talaga.
talagang nakapalot sa closing event na gusto mo ipagpatuloy. So, for me, as a coach naman, actually hindi na naman ako coach, kailangan doon ang pipeline. Actually, as a teacher din, syempre yung pinag-aralan, and mas nag-pursue ako sa passion ko as a coach. And yung pursuing niya, mas gusto ko, mas lumago sa pag-coach. And I guess, syempre sa pag-uwa din ng lesson, and sa pag-uwa, parang meron pa. Ganun siya. So sa lahat ng bagay, kailangan doon ang pag-uwa. And hindi ka lang nakatutok sa kung saan. Kung ano na yung alam mo. Kailangan mo tutukong makinig. Number one yan, tutukong makinig. Siyempre, sa business, kailangan mas kumalag mo pa. Hindi lang dahil sa sarili mo. Kailangan. For now, siyempre, alamin natin kayo kung ano ang nasa loob. Business show. Okay? So, see you later guys. We will see what's next. Tayo naman ulit nagbabalik. So ngayon, meron tayong mga products dito. The menu of the day. Nandito rin mga kulog sa labas. Nakikita naman natin kung ano meron dito. Nakikita natin yung sabagas, right? So, hopefully, syempre, gusto ko rin malaman kung ano itong mga taste lang ito. Itong mga sample natin. So, ayan. Ito yung mga products natin. How about this? Anong ba itong cheesecake nito? Ito is what you call cold set cheesecakes. So, cold set talaga malamig. Malamig. So, kaya itong tinawag ng cold set kasi hindi siya binig. So, it did not undergo heat. That's why it's cold set. So, we have 6 flavors of cold set cheesecakes na nandito sa menu. Actually, our menu, we formulated this for a year. Hindi ka lang pwede. For example, just like this, diba? Hindi ka lang sa isang menu lang may alam. Kailangan alam niyo. At meron pang mga ginagawa sa ito. So just like this. Kita nyo, meron tayo dito. For example, this one is, what do you call this again? Ayan, cold set cheesecake. Cold set cheesecake. So, it means merong 6 na flavor. And hindi pa sa basag gumawa na, right chef? Oo. Now, and how about this one? Hindi naman. Soft batch cookies. Mm-hmm. So, kasi marami kami clients na naghahanap ng cookies. So, ayan, nag-formulate kami ng soft batch. Ayaw kasi namin yung crunchy, katulad ng madalas na sa market. So, our version, soft batch. So, we have 6 flavors. We have fruit and nut, dark chocolate mint, oatmeal raisin sultana, white chocolate cranberry, classic chocolate chunks, and extreme dark chocolate. Grabe, so it means lahat ng ginagawa dito is on 6 flavors. Hindi naman. Like, itong baked cheesecakes namin. Itong baked cheesecakes namin.
8 flavors. Ito yung talaga cheesecakes. Ito yung talaga bestsellers. Ay, yung talaga yung cheesecakes. Ito yung cheesecakes. Super soft na. Hindi rin naman ang gamit. Kasi, yung process. Ano nyo, yung sandwich mismo. And then, always, looking forward. Yan, okay. So, super. Alam nyo yung babalik-balik nyo. And, hindi siya ano eh. Kung sa napakansin mo, kami siya. Hindi siya. Okay, let's like that. Ako, kasi next, nag-focus din kami sa market namin. Na, marami kasi kami mga senior citizen to market. So, ayaw ko siyempre nila yung matatanggos. Ayaw nila yung nakakaumay. Ayaw nila yung gift. So, finormulate namin yung products namin na caters all market. So, yun. So, super na talaga. Super accommodate. Super sulit yung mabibili nyo if ever nag-try kayo ng sandwich cheesecake ay yung cheesecake na nasa harap. But wait, how about that? Just ito, like tart lang to. Actually, wala pa siya sa market. Ito yung ginawa namin kanina for research and development. Oh, diba? Oh, you can try. This one, kasi try natin ito. Ito pineapple tart yung isa. Ito yung pineapple. And this one is? Okay. Pineapple tart. May research pa lang namin yung po siya. Hindi pa yung final. This is not final, pero nakagawa na sila, so let's start. Grabe to. Ang crunchy niya, tapos papakasunod talaga. Alam mo yung pag kinahin mo siya, ang crunchy niya na, ang crunchy niya na, bukod doon, kapag na-taste mo na sa taste buds mo siya. Alam mo yung malambot? Talagang makakain siya ng mga sinisigit. Talagang makakain siya. So, tapos yung pineapple niya na nasa pinasat na, super, alam niyo yun, hindi siya yung mukha siya agad, di ba? Mukha siyang, alam mo yun, parang sabi natin sunog. Pero, hindi! Gawa siya sa fresh pineapple. Talagang, tignan mo, fresh pineapple. Pero, kung titikman mo, super sulit. Ang sarap talaga. Actually, lahat ng products super namin, super sarap na. Lahat ng products namin, gawa siya sa fresh foods. Hindi kami gumagamit ng artificial flavors. See how chef doing good at a good performance on sundae cheesecake. Pero for me, ako pa lang yung atikim. Pero super, sasabihin mo sa inyo, super sulit yung mga pinapin. Talagang, kung ako lang ako yung bibili, alam mo na, humili ko sa tasty. Masigo, babalik-balik ako dito. Now, thank you very much, Asha, sa binigay mong oras sa akin. And syempre, to all the lessons that you have teach us about business and also what is inside the service. Just say, and also now, thank you very much, Demise. Natikman ko, syempre, yung mga products natin na nandito. Just like, this one na pinapo or yung mga bagong products pa nilalabas. And, yun, ako lang talaga yung tagatigil nila. Be thankful, ha? Kaya nga din, tagatigil. So, super sulit talaga, promise guys. This star, talagang nag-melt sa nila mo. So crunchy, melt in your mouth. So, super, super sarap. Yun ang sasabihin sa inyo. And, just don't forget to like, share, comment, subscribe to my YouTube channel, and going to thank first Chef Bobby Trinidad, and again, once again, clap for him. Thank you! Thank you very much, guys. Thank you very much for having us support. And please mag-like you and follow me sa Instagram and everything. Lalagay natin dyan in the description, also to the description below. And yun, talagang manood na kayo palagi, guys, at just comment down below if meron pa kayo mga questions to share, okay? So, now, thank you very much. See you on the next vlog.